guys. Good afternoon. Ano lang ako sa kritiko ni PLM, Francis Leo Marcos. Matanong ko lang. Sa kaka-bash nyo ba at kakasabi sa kanya na hindi siya tunay na Marcos, may napapala ba kayo? Kung hindi siya tunay na Marcos, dapat kinlaim na ni Marcos, yung mga Marcos na yan, na hindi nila kamag-anak yun. Unang-una, sasabihin nyo hindi siya tunay na Marcos. Sabihin natin, yun totoo, hindi siya tunay na Marcos. Bakit yung mga pamilyang Marcos hindi nag-claim? Hindi nagsasalita? Pagkos, parang natutuwa pa nga sila dahil kumakalat yung apelyido nila, di ba? Na nakakatulong sa kapwa. May narinig ba kayo sa kahit isang Marcos na dininay nila yung nagpapanggap na Marcos? Sabihin natin hindi siya tunay na Marcos. Ano naman? Namimigay na nga siya ng bigas. So what? Di ba? Anong problema niyo? Mukhang unggoy man siya, maitim man siya. Hindi man siya kagwapuhan. Anong pakialam nyo? Kayo nga mga gwapo, gwapo lang meron eh, pero walang pamigay. Diba? Nakakatawa lang. Kasi, ano kayo, criticize kayo ng criticize sa taong maraming nagagawa para sa bayan. Ang dami nyo sinasabi, pero dun siya mga taong, yung mga taong sadyang walang ginagawa, hindi nyo hinuhugusgahan. Yung mga ginagawang mali, wala kayong sinasabi. Diba? Yung mga sinasabi nyo, yung mga hindi nakarating na bigas, yung puro lang pamapakita siya ng tuneto ni Ladang bigas, pakita lang siya ng pakita ng pera pero walang dumarating. Nakita nyo ba? Sila yung mga kongresista ba? Mga barangay chairman, barangay kagawad, mga mayor na binigyan niya, na sinabi niya sa vlog niya, may nagreklamo ba? Wala, di ba? Walang nagreklamo nag-iisa. Kasi, yun palang ano eh. Pag sinabing kunyari sa Isko Moreno, o Mayor Isko, bukas nandito na yung ano mo, bigas mo. Si Mayor Isko, magre-reklamo yun kasi ginagamit yung pangalan niya. Di ba? Pero may narinig ba kayo kay Mayor Isko? Diba? Siyempre, siya na nga ang ginagawa ni Marcos, nagbibigay sa mga municipality. Bibigay siya ng, sa mga municipality ng mga bigas. So, tsaka, anong mapapala niya? Siya may mapapala pag ginamit niya yung pangalan ng isang politiko. So, yung politiko magagalit pag hindi naman totoong nagbigay. May nag-claim ba sa mga politiko? Di ba wala? Walang nag-claim ni isa sa mga politiko na hindi sila nabigyan ng bigas. So, legit. Anong gusto nyo? Siya pa yung mamimigay per tao? Di ba? Ibinigay na nga yun sa municipality kasi nga, kumbaga siya yung supplier, ibibigay niya sa nagbibenta. Ganun yun. Nasa kanila na kung makakarating sa mga tao o hindi. Yung tulong na galing sa kanya. So, pag hindi nakarating sa mga tao, ang may kasalanan nun, yung pinagbigyan niya. Diba? So, ano ang kinukuda-kuda niyo dyan na hindi totoo? Kung totoo man siyang Marcos o ano, kung ano man yung apelyido niya, magpasalamat kayo kasi may anghel na bumaba mula sa langit na tumutulong sa government kahit wala siyang papel para sa government. Diba? Hindi niyo ba nakikita yung mukha ng tao? Pagod na siya. Pagod na siya para tumulong. Gaganyanin niyo pa. Sana ano, ang gawin niyo pagtapos ng COVID, din niyo siya banata ng banatan. Total naman, may pera siyang susunugin para sa inyo, diba? Baka kaya nga niyang bilhin yung kaluluwa niyo eh. Diba? Yung mga yung mga taong walang alam sabihin kung hindi totoo,
Puro yabang yung mga ganyan. Huwag na lang kayo magsalita after na lang. Pasalamat na lang kayo kasi dahil sa kanya, nakakuha siya ng mga ibang tao para sa mayaman challenge. Di ba? Dami niyo pang ano eh, wala na nga kayo naitulong. Kikriticize niyo pa yung may mga naitulong. Saka na kayo magsalita pag may naitulong na rin kayo tulad niya. Di ba? So, kung wala kayong sapat na pera katulad niya, manimik na lang kayo. Ganun kasimple. Huwag natin pairalin yung pagiging gahaman ng bawat isa. Diba? Nakakatawa lang. Nakakatawang isipin na kailangan manira ng ibang tao para sumikat ka. Hindi naman kailangan sumikat eh. Hindi naman kailangan manira ng tao para sumikat. Tulad niya. Wala siyang kinakampihan sa gobyerno. Gusto lang niya tumulong. E di sumikat siya. Ganun sana. May naitulong pa siya. Sila lang sa liwan. Pumangit na yung pangalan. Yung mga walang alam, pumangit na yung mga pangalan nila. Sumikat nga sila, pumangit na yung pangalan nila. Diba? Ganun lang kadali. At saka yung pag sumikat ka sa walang kwentang bagay, napakasama. Sandali lang yung pagsikat na yun, mawawala na. Diba? Ganun kasimple. Super. Yun lang. Yun guys, maraming salamat na naman sa pakikinig niyo sa aking bunganga. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Bye-bye!